Hi guys, this is Mai and welcome to My Goodness.
na yun tayo po rin. Mag-arrange tayo ng dirty kitchen. Pasensya nyo na ingay kasi naglalaro yung dog naman. Meron ako nabili. Katry ko to. Ito yung gagamitin ko sa dirty kitchen food rack namin. Ayusin ko kasi matagal ko na yung gustong ayusin pero parang pag nakikita ko parang nakakapagod gawin. Pero gawin natin ngayon. Ito yung i-cover ko dun sa ibabaw. Kasi gusto ko sana siyang pinturahan pero wag muna sa ngayon kasi magiging matrabaho. At saka maamoy ng dog namin yung pintura. Right. So ito muna yung gagamitin ko. Mat siya na nilalagay sa mga drawer. Gising si Pepper. Baka kaligpit kaya ako pag gising ito. Hello, Pepper! Dumi-dumi mo na. Okay, lipo mo na tayo kasi malilimahid tayo pag nag-inis tayo. Say hello to the camera. This is Pepper! Pepper! Pepper, oh! Ito yung makulit gising. Gising siya! Naku, pagka pumunta ako sa dirty kitchen, sasama din to. Wow! Play ko muna! Okay, let's go! So,
ito guys, yung aayusin natin. Ito, naayos ka na. Kalat, di ba? Tsaka madumi na tong rack na to. So, ayusin lang muna natin para maging presentable ang itsura. Kasi oh, yan yung mga old pans ko. Ginagamit ko pa rin naman. Lalo na yung anak ko kasi mas gusto dyan magluto. Tapos ako naman, ito yung mga pans na lagi kong nilulutuan. Okay. Mag-start na tayo. Lilinis muna ako ng kusina, merong hugasin. By the way guys, I make my own dishwashing soap at hand soap. Kasi 300 lang bili ko, you can make already 18 liters of this dishwashing soap. So, diba sobrang tipid? Ginagawa ko na lang siya. Mix lang naman ang gagawin mo. Yung iba nga pinamigay ko na sa mga kapitbahay ko. Parang ang dami talaga. Tapos 300 lang naman yung nagastos ko dun. Ganun din sa hand soap, gumagawa na lang ako. At gusto ko naman yung brand na nakuha ko. Okay naman siya.
muna natin siya maganda. Kasi I don't know kung okay na siya. Masyadong malaki. Kasi dito ko siya ilalagay. Kapagtan ko ito. Tingnan ko muna. Mukhang okay na rin siya. Kasi ay medyo hindi mo siya matanggal agad. So, check natin. Kaka siya. Okay, linisin natin. Lalagyan ko lang sila ng pangalan kasi yung anak ko malilito yun. So, agad naman tayo ulit ng nimbot. Okay. Meron ako mga nakasave. Tapos ipapalitan ko na lang ng info. Seasoning granules. Ayan o. Dali, diba? May isa. Pepper. Okay. And then yung cooking oil. Palitan ko na rin to kasi na tagal na to eh. Hindi naman siya magastos sa ganito, guys. Kasi sa 1 taon ko na to nabili. Etong nimbot ko. So pangalawa pa lang tong sticker na nagagamit ko. Tanggalin na natin ito. Hindi ko alam kung dito. Hindi siya kasha. Dito na lang. Kasi mas kita pag dito siya. Okay. Pepper. Fried garlic.
So, ito na siya, guys. Natapos na natin. Ito yun na. Na-arrange ko din ng maayos-ayos. Ito, ito try kong linisin ng vinegar and baking soda. So, hindi ko pa siya natatry. Diyan sa pan na yan. So, mostly, these are my old pans. Pero, ginagamit ko lahat yan. So, pag meron akong hindi na ginagamit, tinatanggal ko na dyan. Kasi sayang sa space. Malinis-linis ng tingnan. Tinaas na nung husband ko yung lagayan ko ng seasoning. So, yung mga spices ko, if makikita niya, may mga nilalagay akong pang-absorb ng moisture. Yan, buhibili din ako niyan para hindi madaling mag-molds. Lalo na yung mga parsley. Yan, nire-refill ko lang siya kapag mauubos na. Yung aking bagong purchase na steel rack. Yan. Pan rack na adjustable. Alright, so tapos na tayo maglinis sa ating dirty kitchen. Maayos-ayos na at maliwalas na yung aking pagtingin. Pag tinitingnan ka siya, madali ko na makita yung mga kailangan kong gamitin. Alright. Ay, kailangan mo lang talaga ng motivation para magawa mo yung mga gusto mong gawin. Para rin naman sa iyo yun, para maayos yung pagkilos mo at the same time, pag malinis at naka-arrange yung mga gamit mo, madali kang makapagluto, hindi masyadong mahirap kumilos sa kusina, diba? At saka nababawasan din yung stress mo. Kasi minsan kung saan-saan mo pa hahanapin o hagilapin, or minsan tinatamad kang gamitin yung isang bagay dahil natatakpan siya ng ibang mga kawali. Hindi siya accessible. So, in the long run, hindi mo rin siya ginagamit, parang tinatamad ka. So, ayun. Kaya lahat ng mga ginagamit ko, kailangan nandito lahat accessible. Tapos yung mga hindi ko masyadong ginagamit or occasional lang siyang ginagamit, tinatabi ko or nililigpit ko. Abangan nyo guys, sa second part of this video, mayroon pa akong ipapakita sa inyo yung mga binili ko na very helpful sa akin. Kasi chinek ko muna kung maganda ba talaga yung mga products. So I will show you that on the next video. Kaya abangan nyo. Alright, so thank you so much guys for watching this video. I hope you were inspired and motivated para, you know, maglikpit, maglinis ng inyong mga kusina. Have a great day. Bye!